Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Pakisuyong ihanda ang iating puso't isipan upang tayong lahat ay lubos na makinabang. Ako po si Marinelle Santos, bilang mananalong hati. Layunin ko pong ilahad ang nakalap naming kaalaman kasama ng aking kamag-aaral mula sa ikatlong pangkat na aking kinabibilangan. Ang aming paksa ay kapit-bisig, kababayan, hango sa temang bayanihan sa panahon ng pandemya. Pandemya, krisis sa kalusugan. Ang bawat Pilipino ay nagulantang dahil sa pandemya. Nakakatakot, hindi ba? Kung Pilipino ka, hindi ka nag-iisa. Madadaig ang pandemya sa tulong ng bawat isa. Isuot ang likas na armas, armas na susugpo sa kalabang hindi nakikita. Oo, ito ang bayanihan. Bayanihan, kapitbisig o pagtutulungan. Dahil sa pandemya, muli nating ipinamalas ang kulturang bayanihan. Bakit ba kailangang ipamalas ang bayanihan? Ano ba ang nangyari? Nang dumating ang pandemya, oo, alam ko ang naiisip mo. Suliranin ang epekto nito sa tao. Manalaking gusali, silid-aralan, pampublikong pasyalan ay espasyo na lamang ng nakabibinging katahimikan. Hindi lang iyon, limitadong grupo na lamang ang apribado sa bawat pagtitipon. Paano na ang magkakasintahan na sana'y may oras sa malaharding pasyalan, kantsawan, katuwaan, at gimmick ng magkakaibigan sa pampublikong kasiyahan ay tila'y larawan na lamang. Pero teka, bakit suliranin ang dulot nito sa mamamayan? Suliranin, pakisuyoy kami iyong lisanin. Ayoko nang isipin. Oo, hindi ko man maitanggi. Ito nga'y suliranin. Ito ay suliranin o pagdurusa pa nga dahil hiyaw at pagtangis ang hinanaing ng may kapamilyang pumanaw dahil sa pandemya. Kababayan, simpatsya at pakikiramay namin iyo sanang tanggapin. Oo, ito ang bayanihan. Kamanggagawa, trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ay siyang hamon sa bawat ama't ina at iba pang miyembro ng pamilya. Kababayan, simpatsya at pakikiramay namin iyo din sanang tanggapin. Oo, ito ang bayanihan. Kababayan, ano man ang iyong pinagdadaanan, ika'y kapamilya ng ating lipunan. Huwag sanang isipin na ika'y mag-isa lamang dahil narito kami bilang iyong kaibigan, pamilya at buong mamamayan. Alalahanin din ang proteksyon ng siyang lumikha ng sangnilalang. Gaya ng lingid sa ating kaalaman, ang kulturang bayanihan ay likas na sa bawat mamamayang Pilipino. Bagamat patuloy ang paglaganap ng COVID-19, patuloy din namang pinapatunayan ng ating kapwa Pilipino ang kultura ng bayanihan. Kupunan ng gobyerno na siyang patuloy sa paglikha ng solusyon na hanggang ngayon patuloy pa rin sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa bawat Pilipino. Mga magsasakang nagbabahagi ng kanilang ani at gulay na siyang pangunahing pangangailangan ng ating kapwa Pilipino. Nagkaroon din ng libreng transportasyon para sa ating matitibay na frontliners. Nariyan din ang Pantawid Filipino Program. Idagdag pa ang emotional na tulong para sa ating mga kapwa Pilipino. Higit pa riyan, ang patuloy na paglulunsad ng iba't ibang proyekto para tulungan ang nangangailangan nating kapwa Pilipino. Mga kapwa ko tagapakinig, atin ding pakinggan ang iba't ibang katanungan, mga kasagutan at payo ng mahal nating kamag-aaral. Mula sa aking kinabibilangang pangkat, ang pangkat ikatlo. Mula kay Ma'am Justin D. Guzman, ano ang nakikita mong tulong upang maipakita ang bayanihan sa panahon ng pandemya? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Mga simpleng salita na hindi natin aakalain na malaki ang maiaambag sa lipunan. Community pantry, isang serbisyo o programa para sa mga nangangailangan.
maaari kang magbigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at maaaring mga damit sa mga taong mahihirap. Pagbibigay ng kaunting pinansyal na tulong sa mga taong nawalan ng kanilang hanap buhay sa panahon ng pandemya. Sa mga taong sa pamamagitan ng simpleng pagtulong sa ating kapwa, may ipapakita natin ang diwa ng bayanihan. Mula naman kay Ma'am Luigine Villarama, lahat ba ay may karapatan upang tumulong? Lahat tayo ay may karapatang tumulong, maliit man ito o malaki. Dahil dulot nito ay positibong pag-iisip ng mga tao na kahit sa panahon ng pandemya, maaalala pa din nilang merong pag-asa. May mga nagmamalasakit at patuloy na nagmamahal sa kapwa, bagamat mahirap tayo. May kakayahan pa rin tayong tumulong sa mas mahirap pa sa atin. Kagaya na lamang sa nag-viral na community pantry sa Pasig, hindi ba't nakagagalak na sa simpleng pagtulong mo, malaki man ito o maliit, ay nababago ang buhay ng kapwa mo? Darating ang araw, wala ka nang makikitang pamilyang nagugutom sa pandemya. Daan ito upang mamulat ang lahat na may kakayahan tayong tumulong ng sama-sama. Bayanihang dulot nito'y pag-asa sa ating kapwa. Tayo ay magtulungan o magbayanihan. Sabay-sabay nating lampasan ang mahirap na hamong ito sa ating buhay maging sa bansa. Mula naman sa inyong lingkod, Marinel A. Santos, gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng bayanihan sa ngayon? Ang pandemyang COVID-19 ay dagok sa buong daigdig. Pinagpapasalamat ko ang pagkakaroon ng bayanihan. Dahil sa bayanihan, maraming sikmura at kalamnan ang nasasapatan. Ang idinulot ng virus ay hindi lamang takot na madapuan ng sakit, kundi kagutuman din na siyang sanhi ng kamatayan ng ating maraming mamamayan. Ngayon na ang pinakamabuting panahon. Makiisa na sa bayanihan dahil maraming kapwa natin dito umaasa. Isip-isipin na lamang kung ang bawat isa may pagkakaisa o may bayanihan. Biyaya ay ibahagi, lalong-lalo na sa mga batang walang kamuang-muang sa panahon ng pandemya. Maaaring ikay magdalawang isip na tumulong dahil baka ikay maubusan. Pero huwag mag-alala dahil ibon mang lumilipad na walang kakayahang maghanap buhay ay sadana pa rin na paglalaanan. Isang patotoo ito na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na tagapaglikha. Sabay-sabay tayong magbayanihan sa panahon ng pandemya. Mula naman po kay Mang Vanessa Hansol, bilang mamamayang Pilipino, paano ka makakatulong sa panahon ng pandemya? Maraming pagbabago ang naranasan ng ating bansa. Bawat isa sa atin ay maaaring maging bayaning may tuturing dahil sa kanilang disiplina. Iwasang makipag-usap ng malapitan sa iyong mga nakakasalamuha sa labas at panatilihin ang iyong sarili sa loob ng tahanan kasabay ng mga gawaing tutulong sa iyo upang maiwasan ang pagkabago. Higit sa lahat, patatagin ang pananalig sa puong may kapal. Mula naman po kay Ma'am Soledad Ocampo, ano ang mayaambag ko? Magboluntaryo? Makisali sa iba't ibang serbisyo? Alamin kung paano ka may liligtas o paano ka magiging ligtas sa panahon ng pandemya. May papel tayong lahat. Makakatulong ka sa iyong komunidad sa simpleng pangangamusta. Ang sabi naman po ng ating kamag-aaral na Miss Maria Eloisa Calzo, mga katagang bayanihan kaysayang pagmasdan. Bayanihan, salitang kaysarap pakinggan. At ang huli, Miss Alice Venancio, alam ko na lahat tayo ay nahihirapan, kaya nais ko na sana tayong lahat ay magbayanihan. Alam ko na darating ang araw na malalampasan din natin itong pandemya. Bilang isang Pilipino, sa ganitong sitwasyon, isipin natin ang kapakanan ng iba. Dahil sa sitwasyong ito, hindi dapat puro sarili lang ang iniisip natin. Maraming kapwa Pilipino natin ang nahihirapan ngayon, kaya mahirap man o mayaman ka, tumulong ka
dahil walang papantay sa isang tao na marunong magmalasakit at tumulong sa iba. Tumulong! Tumulong tayo hanggat kaya natin. Tumulong tayo sa paraang kaya natin. Oo, aking mahal mga tagapakinig, iilan lamang iyan sa mga magkakaibang pananaw ng ating mga mahal na kamag-aaral. Masasalamin ang kani-kanilang pag-asa, hindi ba? At ang handang lumaban, maging sa panahon ng pandemya. Oo, ito ang diwa ng bayanihan sa lupang ating sinilangan. Iba-iba man ang pinagmulan, wika, kultura, ngunit iisang diwa lamang ang umiiral sa panahon ng pandemya. Ito ay ang bayanihan. Maraming salamat.